Bros, paano mag-animate sa Kin Master? Ito ang updated ng nakaraan kong video para ma-share sa inyo kung paano mag-animate sa Kin Master in full detail. Dito sa video na ito, ano ang mga applications na alternative para makagawa ng drawing for animation image file at ang summary sa lahat ng Kin Master animation tutorial na gawa ko. Susubukan kong ipagsama lahat sa video na ito. And without further ado, let's begin! Bago tayo magsimula, bakit Kin Master ang best choice ko sa animation? Alam ko karamihan sa inyo mas prefer ang Flippa, pero may kayang gawin si Kin Master na di kayang gawin ni Flippa. Tulad ng kung ang content mo ay all about commentary, gagamit ka ng stock video file tulad ng MP4, di yun magagawa sa Flippa Clip dahil ang Flippa is all about fully animated drawings. Kaso sa Kin Master ay not fully animated. So guys, kung ang iba sa inyo, matagal na ako sinusubaybayan, ang content ko dahil Kin Master ginamit ko ay animatic, typographic, key animation, in, out, overall animation, slideshow, pictures, commentary type of video. So yun, alam mo na. Punta naman tayo sa making process. Gagawin mo kung sakaling cellphone lang ang gamit mo, punta ka sa dito. Ito ang lahat ng mga applications na ginamit ko. Paano gumawa ng animation sa Kin Master. So, ito lahat ng mga applications na yun. Mada-download nyo lang to sa Google Play, maliban sa recorder na naka-built-in sa iyong cellphone. So, punta na tayo sa call. Then, dito tayo mag-uumpisa na mag-drawing. So, click mo lang to kung anong klaseng canvas na gusto mo, kung saan ka sanay na canvas. Then, check. Then, pinutin natin plus button na ito. Tapos, punta tayo sa layer, then background, at transparent. Para may transparent ang iyong drawing. So, ito na tayo mag-umpisa ng drawing. So, pinutin natin ulit ang layer na yan para mawala. Then, ito. Kung anong opacity at anong gusto mong size, tandaan mo kung anong size ng yung brush. Tandaan mo kung anong size dahil magre-reset yan. Yan. Naka 80 na. Then, try natin mag-drawing ng stickman. Then, yan. Ito na yung stickman na na-drawing natin. So, paano natin kulayan ito? Pindutin natin itong kulay ulit. Tapos, kung anong gusto mong kulay. Basta, pag-aralan nyo ito kung paano ito gamitin. Then, ito. Tapos, check. Tapos, bucket fill. Tapos, ito. Makukulayan na siya. Pwede na yung kulayan sa kulay. Yan, para ma-full color niya. Pero, back na lang natin. Yan. Tapos, kung ganitong nangyari, hindi pantay, gawin mo lang ay layer, then pinutin na to, tapos transform. Pwede mo siyang magalaw. Pwede mo siyang magalaw. Transform kung saan mo gusto. Pwede mong ma-rotate, pwede mong palakihin, palaki, o malaki, o maliit, at ganyan. Rotate mo siya, then yan. Okay na yan. Then, check. Then, yan. Paano kung sakaling gusto mo siyang i-animate tapos di mo alam kung ano yung position niya. Ma-maintain yung position pala. So, pindutin natin tong plus button na ito ulit. Then, blank. Kung gusto mo i-redraw kung lahat ng mga iyon. Gusto mo i-redraw lahat ng ngayon pero hindi yun yung gagawin natin.
So ang gagawin na lang natin ay delete itong layer na to. Ang gagawin natin ay i-copy itong layer na ito. Copy. Yan na, nakopy na. Pilutin natin itong mapikit na mata na to. Tapos ito, kung gusto mo siyang i-animate, may mga limbs ka na igagalaw para ma-animate na siya. So buburahin lang natin to. Buburahin natin tong limbs na to. At nagawa tayo ng ano na bago. Then yung ano natin, yung tinandaan mong ano, 80. Yan. Yan ang nangyari, bros. Mute natin tong layer na to. At ito yung mangyayari kung maano na siya. So, bros, paano ma-save ang bawat layer na ito? So, pinutin natin tong open-close na mata na to para maging visible. Tapos, punta tayo sa back na ito. Tapos, save to gallery. Tapos, back ulit. Tapos, anuin natin to, pakita. Tapos, ganyan. Tapos, save to gallery. Ayan na. Ganun lang mag-animation sa King Master. Kung gusto nyo, damihan nyo pa ng mga maraming frames para maka-animate kayo ng smooth. Para sa mas advanced pa, gamitin nyo yung application sa computer na game kung may computer kayo. Pero since na wala namang sa inyong gumagamit ng computer, ay mobile lang, try nyo na lang yung first method. At ito na yung mga na-record mong audio. So ito yun. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. So, napapansin nyo sa audio, medyo may background noise. So anong gagawin natin? Ito na tayo sa Lexis Audio Editor. So para makatipid tayo ng oras, may tutorial ako para dyan. Tingnan nyo na lang sa tags na above or sa description below. So mga bros, paano ko naman nakuha ang mga video assets katulad ng screen record? So ang ginawa ko lang ay nag-download ako ng ADB screen recorder. Itong recorder na to, walang ads, walang watermark. So dito ka mag-record ng screen mo. So ito yung mga na-record kong screen na na-picture kani-kanina lang na video. So paano ko naman nakuha ang video asset para sa aking commentary? In recent update ng Kane Master, ang Kane Master nasusupport na ng GIF file, so hindi na natin kailangan gumamit ng third party apps. So ito ang example na GIF as layers. So yun mga bros, nandito na tayo sa Kane Master. Imagine mo na lang natapos mo na ang iyong asset file para sa iyong animation. Natapos mo na ang iyong drawing at audio at ang video file. So, ito sa Kane Master, click natin itong button na to. Tapos, kung anong gusto mong canvas, recommend ko na 16:9 kasi YouTuber tayo. Tapos ito, pipili ka ng ano, ng kung anong gusto mong ano, background. Tapos ito. So ang gagawin mo, punta tayo sa audio kung saan ang iyong audio file. Ito. Tapos dahil audio ang inuuna bago ka mag-animation para malaman mo kung ano yung outcome ng iyong animation. Malalaman mo sa audio. So dito, palakihin. Tapos kung yari, tatapos mo na yung image file. Punta tayo sa media na kung saan ang iyong color na drawing natin sa color. So ito yun. So pinutin natin to. Pwede rin ganito para kung yari nagsasalita ang iyong character sa gilid at pwede rin sa gitna kung gusto mo lang. So yan.
Ang gagawin na lang natin ay maki-animate natin. Ayan. Adulit. So, ganito yung mangyayari. Hello, hello, hello. Hello. Malapit, nag-animate talaga siya. Pero, para di boring ang iyong animatic animation, ganito ang gawin mo. Lagyan natin siya ng bounce effect. So, punta tayo sa in animation. Then, pop up. Ito, diba? Pop up talaga siya. Tapos, lagyan natin ng pop up bawat isa. Ayan, para hindi boring ang iyong animatic. Hello, hello, hello. Yeah, diba? Hello, hello. Ganun lang mag-animatic sa Cane Master. Kung gusto mo, fully animated. Kung fully animated, magdagdag ka lang ng ng mga frames. Paanuin mo siya ng 1 millisecond. So, ganito yon. 1 millisecond. So, makakount na yun ng 1 frames per second. So, ganito yun. So, kung yari, marami kang asset file. So, ito na yun. Iyaan mo siya, guguntingin mo siya sa kanyang limit na equal na yun sa 1 ayan, tingnan nyo, diba? 1 milliseconds. Ayan, diba? Nakita nyo? 1 milliseconds. Tapos, at gusto mo, ayan, tapos 1 milliseconds, tapos kung fully animated, but 1 milliseconds. Ganito yung mangyayari. Hello, hello. Masyado mabilis na yung mangyayari, diba? Kung gusto nyo fully animated, magdagdag lang kayo ng maraming frames sa inyong drawings para maka-animate kayo ng fully animated sa Cane Master. So, yun lang mga bros. So, hanggang dito muna bros. Kung sakaling nagustuhan nyo yung ganitong content, please subscribe and leave a like. And see you in the next video.